Naman, sarado na ang issue ng confidential funds para sa Office of the Vice President. Tinapos na rin ng Senado ang deliberasyon sa panukalang budget para sa Office of the President at Office of the Vice President. Yan po ang sentro ng balita ni Daniel Manalastas live. Yes, Angelique, hindi na nga hihingi ng confidential funds ang Office of the Vice President para sa kanilang panukalang 2024 national budget. Yan ang kinumpirma mismo ng OVP budget sponsor na si Senator Sonny Angara at maging ang naging tagapagsalita kanina ni Vice President Sara Duterte na si Undersecretary Michael Poa. Narito ang kanilang pahayag. Hindi na po no ipurpursue, hindi na po itutuloy ng Office of the Vice President ang original na mungkahi para sa confidential funds. Bakit? Dahil po no nakikita natin na talagang may tendency magkawatak-watak o magiging divisive itong issue na ito at dahil dito ang naniniwala ang ating Vice Presidente na siya ay nanumpa no na panitiliing mapayapa at matatag ang bansang Pilipinas. Kaya hindi na po niya ipurpursue ang proposal for confidential funds. We're in receipt of a statement from the Vice President we discussed earlier. And according to her, the OVP can only propose a budget to support the safe implementation of its PAPs or programs, activities and programs to alleviate poverty and promote the general welfare of each and every Filipino family. Angelique, dahil sa nangyari, kinalugod din ng ilang nasa minorya ng Senado ang ginawang hakbang ng OVP. Matatanda ang sa mababang kapulungan, Angelique, inalis na rin ng CIF ng OVP at iba pang ahensya at inilipat sa ilang ahensya ng gobyerno na may kaugnayan sa West Philippine Sea. Given this latest manifestation by the Vice President, I commend her, Mr. President, for now categorically stating to this House that it's not a deferral to our wisdom. She does not want it anymore, Mr. President. Angelique, tapos na ang debate sa plenaryo ng Senado para sa budget ng OVP. At bago yan, Angelique, tinapos na rin ang budget deliberations para sa panukalang 2024 national budget ng Office of the President. Pinuri naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang report ng Confidential and Intelligence Funds ng OP. Ayon kay SP Zubiri, ang CIF ng OP ay isa sa pinakadetalyado at komprehensibong report na kanyang nakita kumpara sa ibang CIF report ng ibang ahensya. We really appreciate that. Yan ang magandang reporting na nakita ko saan talaga ginamit yung pera at saan ginastos, saan pumunta at may kalabasan. In other words, may kaso na na-file, may mga apprehensions. So we appreciate that. The others just five pages, two pages. Kaya pati kami naguguluhan dun sa mga CIF ng ibang agencies. Pero sa inyo po, I salute you guys. Your reports were very comprehensive. Angelique, sa ngayon nakabreak pa yung sesyon ng mga senador at inaasahan ngayong hapon ipagpapatuloy ang budget deliberations dito sa plenaryo at inaasahan tatalakayin naman ang budget ng Department of Education. Angelique? Alright, maraming salamat sa iyo, Daniel Manalastas.